Hello, mga Frenny! This is Donna! Hello, mga Frenny! This is Mudra! With Mudra, of course! Good evening! Iba. Yes, wala na pong iba. Good evening! Kaya kami nasa lamesang walang laman kasi hinihintay namin ang aming order. Napakatagal kong dumating. Malapit na daw. On the way to the yeah. Alam ko nandiyan na siya yung order. Kailangan na natin i-magic. Masyado ka naman talagang... Okay. Andi, ano ba talaga in order natin? Bahala ka sa buhay mo! Surprise! Yon, magmumukbang po kami ng... Jollibee! Yon, isa pa ang chicken joy. Baliw ko yato eh! Yung Jollibee magmumukbang, pero may matindi kaming pag-uusap. Meron kami isang mahalagang importante. We don't care. Let me tell you. Isang mahalagang importante kami pag-uusapan. Sige. Habang nagmumukbang ng Jollibee. Madiba bang powers ka ba? Nawala ang powers ko eh. Sana punta sa kilikili. Mm-hmm. Oh, sige, di ba pa magic tayo ba? Pero hindi naman. 1, 2, 3, tap! Ganon. Kikili mo. Oh, may magic na si Mudra ha, kasi siya lang may power sa amin. Sa kilikili. Makikisabay lang ako. Sige, may magic na namin ng Jollibee! 1, 2, 3, 4! Ayun naman, ang daming Jollibee! Ang Jollibee! Hihirit pa! Dami naman! Ayan, di ba? Ang galing ni Mudra mag-magic. Nandiyan na kaagad ang Jollibee sa harapan namin. Meron kami yung sundae. Meron kami tig-isang macaroni soup. Spaghetti. Saka one bucket ng chicken. 8 pieces. Buko pie. Wasatog sandwich. Meron kami yung hamburger. And then, steak with lumpia na may rice. Kasi hindi po kami nag-lunch. May problema tayo, ma. What's a problem? Wow, English yun, ha? Walang price! Walang price. Ito, may price na to. Hindi! Kumain! French fries! Ay, oo, nakalimutan nung delivery. Price! Price! Ma, hindi. Hindi fries na pera. Hindi fries. F nga, di ba? Fries. It's a French fries. Not available ang fries nila. Bakit? Sunday naman ngayon. Di ba? Pag Sunday, maraming tao. So, dapat lahat kumpleto. Bahala ka sa buhay mo. So, meron kong pag-uusapang hindi... Ay, ano, hindi maganda. Magandang bagay. Ano yun? Na siyang magiging inspiration mo o ano mo na lumaban sa pandemic. Start tayong kumain, mga Frenny. Kain na po tayo. So, ayun mga Frenny, ang mukbang ay may pag-uusapan. Ano yun? May question tayo ngayon. Sige. Ano ang naiisip mo or talagang gagawin mo after maging back to normal na ang... Dahilan nyo! Tumuliyan ang sitwasyon. Yung walang virus na, yung wala ng pandemic. Ganon! Hindi, wow. Ang una mong gagawin. Magbigay ka man ng unang-una. Bukod sa lagi ko naman itong ginagawa, ano yun? Unang-una ay nagpapasalamat po ako ng napakadami sa ating Panginoong Jesus. Oh. Yan ang unang mong gagawin? Yan ang nagpasalamat? Pero lagi ko naman siyang ginagawa. Lagi naman ako nagpapasalamat. Pero yan pa rin ang pinakauna. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Oh, yun yung una mo. Yan ang una. Pangalawa. Kasi ang tanong po ay, ano ang gagawin mo pag naging back to normal na lahat? Yung wala ng pandemic. Ano na ipapapasalamat nandun na yun eh. Everyday magpapasalamat ka. Yung talagang gagawin mo ma. Either activities, either work, either ano. May babalik ko na yung pag-iibon ko. Kakapag punta na ako sa mga preni ko. Mapupuntahan ko na sila, pag-order at masisingil ko na rin sila sa mga nautang nila nung pandemic. Kasi nag-pandemic, di ba, nag-lockdown, hindi na siya nag-iibon. Kasi ayoko rin. Mahirap na. Nag-iibon siya before. Magdagdag income niya lang para sa sarili niya. May gusto siyang bilhin. Pambili ko lang po ng mga pampabeauty. Oo. Di ba? Pag-ilibang. So, babalikan mo yon.
babalikan ko yun kasi masaya eh. Pero tao, wala kang babalikan. Tao, marami. Wala kang samuha na babalikan? Wala eh, patay na si Mimo. Wala ka lang, ma. Okay lang. Pangalawa, kailangan po siguro mag-diet na ako kasi tumataba na po ako lalo. So, yung nagagawin mo siya after pandemic? Kaya ginagawa ko naman mag-diet-diet, siguro kailangan talagang tutukan. After pandemic, ang gagawin mo rin ay tututukan na sa pagpapapayat, pag-diet. Mayabang na naman niya. Kasi ngayon kasi pandemic pa. Hmm. Pag may pagkain nandito lang sa bahay, hindi lumalabas, kain ng kain. Ako naman si Chef. May iba akong kain ng kain, sa mama hindi nakakakain. Kaya naman ba? Ano akong gagawin? Siguro babalik ako mag-travel sa ibang bansa. Sana all! Wow! Di ba ma? Mm-hmm. Nag-travel kasi ako before sa ibang bansa. Yun. So, baka yun ang gagawin ko sa para sa sarili ko. Mag-travel. Kasi di mo na, hindi ko na nagagawa ngayon. Siyempre, yung una, ingat-ingat. Alam mo na maraming mga protocol, mahawaan ka pa dyan kung saan. Ayaw mo naman kasi masumama. Kasama ka ba? Takot ako sa aeroplano. Kasi mama, diba, ayaw mo talaga mag-travel kasi takot sa aeroplano. Ang alawa. Ano kaya yun? Ay, gusto kong mamasyal, hindi sa sarili ko ha, gusto kong ipasyal yung mga bata. Kasi may dalawa po kami minor de edad dito sa bahay. Ipasyal kung saan-saang lugar after ng pandemic. So, hindi lang po ako ang mamamasyal after pandemic. Dito lang sa Pinas, kung saan lang yung mga pasyalan dito. Laruan, pasyalan park, gano'n. Sightseeing, mga resorts, gano'n. Na kasama ang mga bata. Ngayon, kawawa naman ang mga bata ngayon. Alam mo yung brother ko, nagmumukmuk na lang sa kwarto. Alam mo, para siya nag-quarantine na ewan. Hindi na lumalabas. Pinapalabas ko nga kanina, sabi niya, ayoko, di pa naman pwede. Mahawaan pa ako dyan. So yun, pangalawa yun ha, hindi na, healthy na kasi healthy yun eh. Mm-hmm. Diba? Sa isipan, sa katawan, hindi na healthy. Kaya sana matapos ang pandemic, para makalabas na rin ang mga bata. Ang pangatlo ko ay, kailangan maging dedicated ako sa pag-jod. Kasi, halos isang taon na po akong hindi nag-jod-jod. Halawa nang, anong jod na po? Church. Church. Hindi naman ma-church. Church. Hindi naman ma-church. Church. Church. Kasi namimiss ko na po talaga yung linggo. Dati po, linggo-linggo po talaga ako bago mag-pandemic. Linggo-linggo. Yun po ang pangatlo ko. Babalik sa pangalawang chicken ko na. Ang sarap ng chicken. Pangalawa mo na? Hindi pa ako nakakaisa. Ikaw kasi. Bigla na yung pagmukbang na aya ko kasi linggo ngayon. Kumbaga family day. Eh since naman ang family day, usually lumalabas ang bahay. Nagbibili nila ako ng mga kain namin na parang nasa labas na rin ang feeling. Pangatlo, di ba ma, meron tayong isang bagay na naudlot bago mag-pandemic. Ano yun? Masyado ka naman talagang Kung hindi ako magkakamali. Meron po kasi kaming isang bagay na bago mag-pandemic ay nakaplano na. Ayun ay, uuwi kami ng Bicol. Ay, yun. Tama nga. Nga, alala ko. Alala ko masaloto. Oo, tama nga. So yun, yun yung itutuloy namin pag wala ng pandemic. Okay. Pwede naman ikaw magbiyahe punta umuwi ng Bicol. Di ba nga? Tulad nga nang sasabi natin. Pero sa aeroplano ako sasakay. Baliktad. Kung kailan malapit, mag-aeroplano ka. Ngayon ko sa ibang bansa. Excuse me. Pagpa-Bicol lang po, pwede. Ah, sa Bicol ka lang mag-aeroplano. O sige, try natin. Kasi malapit lang, ilang minuto lang nandoon na. Ang aeroplano, malayo. Siguro mga 45 minutes, mga ganun. Natatakot ako sa taas. Oh no. Ilang isang dekada mahigit, siguro mga 15 years, hindi kami nakauwi ng Bicol. Ikaw ang matagal-tagal na. Oh, no. Nakauwi ako nung ano ba, ikasal ni Yun-Yun. Matagal na rin yun, ma. Kumbaga dekada ka, dekada pa rin yun. Ah, dekada na ba yun? No. Bahala ka sa buhay mo. Pag umuwi ka, gastos ka ng pangswa, babayad ka, and then hassle pa yung time. Mas mahaba pa yung quarantine day kaysa dun sa
araw na mag-i-stay ka lang ng for one week, ganun. Pag tapos na siguro ang pandemic, wala na yan. So yun nga, ang ganun kasi dito, after ng pandemic, wala lang mga ganyan eh. Back to normal, yun na yung gagawin natin. Are you okay, ma? Are you wait? Matutulog ka ba? Or ano, baka gutom ka ba, busog? Ano? Busog. So mag-try tayo ng Jollibee spaghetti. Ayan. Wow. Ito na ako sa plate ko. Ano na? Obey. Obey? Obey? Obey. Obey maka... Obey. Pati ako nakawa na. Obey makapuno yan, mga frenny. Sana namin mag-stay ng 2 weeks. Sabay. Parang hindi mo maalam ang plano natin. Parang ko lang nakakaalam. Parang ko lang nakakaalam ng plano. Ako, sumama kasi. Alam ko po na, may plano kami po ang Bicol, pero hindi ko po alam na 2 weeks kami doon. Ang alam ko po, 4 days lang. Sabi ko pala, plano natin, 2 weeks. Yung pala, hindi mo pala alam plano natin. Ako lang pala nakakalam. Mga kuri, may mga alaga po kasi kami. Kaya hindi kami pwede mag 2 weeks. May awana, aso. Aso, may pusa. So yung mga alaga namin, di pala, di ba? Magugutom sila. Pilas! Kala niyo po laging masarap. Kapag wala pong mukbang, tuyo lang. Tuyo! Sarap yun. Sap-sap. Kalilis. Tinapa, ganon. May gulay na papaya, may tanim kami dyan. Pagigisayin mo lang, gagataan, ganyan. Normal day po, gulay lang kami, tuyo, ganyan. Okay. Kaya sa mga pagdating sa mukbang talaga, natatakam ako kaagad. Matakaw lang ako tingnan pag nasa mukbang na kasi ang daming pagkain. Pwede! Sige lang yung doon para makita ko. Ayaw ko mag-picture mo. Ayaw mag-picture ka. Ayaw mag-picture ka, nakakita sa'yo. Picture ka doon. Ayaw ko. Pakita mo. Mama, aso ka. Oh, so, mag-picture. Aso ka. Sam! Diba tayo, ma? Yan, burger. Hindi ba ang ano na lang yan? Take out? Take out ka sa bahay. Take out. Saan mo nadali? Sa Babuyan Island. Hindi nila alam yun. Babuyan Island kasi yung brother ko po, nga sa kwarto lang hindi lumalabas. Para kami may alagang baboy. Kaya Babuyan Island. Anyways, mga friendy. Ayan, wala lang yung suit. Gutom na gutom ka talaga. Wala lang yung Sunday. At dog, dalawang chicken, hello. Tapos burger steak na may lumpia, ubos ko at yun. At saka buko pie pa po. Ay, iba na yun. At buko pie. Diba? So yun, mga friendy. Mga friendy. Busog na busog. Ayan, ako busog, busog. Tapos ang aming Jollibee mukbang. At hindi po yung masasayang, may kakain po niyan. Tapos na natin lahat. Done na, di ba? Napag-usapan natin yung tatlong bagay. Tigdata tayo mo, di ba? Tigdata kami ni Brad. Kung nagustuhan niyo po ang aming topic ngayon at book ng Jollibee Mukbang, yes. Please like, share, comment, and don't forget, subscribe. Wow, sa ulo talaga, oh. Thank you. See you next vlog, mga friends. Bye. Isa pa.